Hello, what's up mga sangke? Kamusta po kayong lahat? Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. So ngayon mga sangke, pag-uusapan po natin yung matinding pambubudol na nangyari doon sa isang kilalang lugar sa Pilipinas. Pag-usapan po natin ito para maging aware din po kayo at hindi po kayo mabiktima. Pero bago po natin ipagpatuloy yung ating pag-uusapan, gawin po muna natin ang pinakamahalagang batas. Ang i-like ang video na to in 20 seconds. Para po mag-recommend ang ating video sa YouTube sa maraming mga kababayan natin. Okay, sa walang pagtatagal, no? Mag-umpisa na po tayo. Tara! Mga sangkay, may naganap po sa isang bahagi ng ating bansa, isang lugar ito sa Pilipinas, na kung saan mayroon pong nabudol. Ito ha, again, kaya ko ilalabas ito para maging aware ang mga Pilipino dahil alam nyo naman po sa ating bansa kapag pahina-hina ka lang din mag-isip, bigla mo na lang marirealize na sa isang dako, naloko ka na pala. So ito yung balita mga sangkay, na nag-viral po ito ngayon. Ayon po dito na alarma ang lokal na pamahalaan ng Panglao, Bohol. Sa Bohol po ito mga sangkay na naganap. Matapos mag-viral sa social media ang umano'y overpricing sa pagkain sa Virgin Island. Naku naman! Ano itong nangyari doon sa Bohol? Ang Bohol pa naman mga sangkay, lalong-lalo na po sa Panglao, ay isa po sa mga dinadayo ng mga turista. Nakaraan lamang, nandyan kami. Talagang napakaganda ng lugar mga sangkay, lalong-lalo na po yung mga isla na nakapaligid. Isa sa napuntahan namin ay Balikasag, no? So, well, hindi po namin naranasan yung ganitong klase na pambubudol na kung saan, eto, basahin po natin. Sa post ni Vilma Uy, question nito ang binayaran ng kanyang kaibigan na lagpas 26,000 sa kinain nitong mga seafoods. Grabe naman yun. Ako guys, sa ang pinakamalaki ko lang nabayaran siguro pagdating sa pagkain doon sa yung mga seafoods doon po sa may bandang Pasay. Pero siguro, ito talaga nakakalula to eh. Mga sangkay, maraming, hindi ko nila lahat, pero mayroon po talaga sa Pilipinas mga ganito. Yung mga mapagsamantala, lalong-lalo na po kapag ka, ano, dayo ka lang sa isang lugar. Diba? May mga ganito. Kaya dapat maging alisto tayo mga Pilipino na hindi po magpapaloko. Ito nga ang problema eh, no? Kahit tayo na nga lang dapat ang nagdadamayan, ang problema pa eh, naglulokohan tuloy. So sabi dito, lagpas daw po 26,000. Ito po yung resibo. Ayan. Diyos mio naman. Ay, nako. Ah, ito po ata yung ano eh, ito po ata yung kinainan nila, Berhin Casamira. Kinainan ba to o ito yung lugar doon? So, kwento ng kaibigan niyang turista, nagpaluto sila ng kanilang pananghalian sa Virgin Island kung saan laking gulat nila sa ibinigay na bill sa kanila. Kahit naman sino, mga sangkay, no? Makita po natin to, 26,000, tapos eto lang naman yung kinain na mga seafoods. Diyos mio, Marimar, anong klaseng? Ito, tingnan nyo to, ha? Ano to, abalone ba to, abalon? 2,500. Isda. Ano yan? Isda na may, anong klaseng isda to? Sabaw, may sabaw.
1,800. Isda kinilaw o kilaw, 3,000. Ano kayang klaseng isda yan? Bakit 3,000? Diyos mio naman. Nakakatawa ito na nakakainis kung iisipin mga sangkay. Kasi, grabe naman ka overpriced tong ano. Kung sino man ang nagbenta nito, siguradong sigurado mapapasara kayo. Ito, isda, sugba, 2,500. Ito, may oyster, 3,000. Pambira naman to. Grabe naman itong mga presyo. Basahin nyo na lang guys, ha? Di makatarungan eh. Sinubukan umano nilang umalma sa presyo. Ngunit sa huli ay binayaran na lang nila. Nagkulang pa umano ang kanilang 19,000 na cash. Kaya nagbayad sila sa balanse gamit ang GCash. Mas malala pa to sa Metro Manila eh. Presyong ano to eh. Yung presyo nila daig pa po yung Metro Manila. Dapat nga pag sa probinsya eh, di ba? Mas medyo mura yung pagkain dahil nga po doon mismo kinukuha yung mga pagkain na ibinibenta o niluluto. Pero, Diyos mio, ano to? Presyong ano, pagkain sa Biringan City? Pambihira. Kaya mga kababayan, mag-iingat po tayo, ha? May mga ganito, aminin na po natin, maraming ganito sa Pilipinas. Okay? Mga mahilig, magsamantala, lalong-lalo na kung hindi nila alam na taga dun ka. Halimbawa nila, mga sa tricycle, may mga ganun, o taxi driver. Hindi lahat, pero meron po talaga. Isang beses, sumakay po ako ng taxi, pinaikot-ikot ako. Pero alam ko naman yung lugar. Tapos, siningil ako ng pagkalaki-laki. Diba? May mga ganong pangyayari. Lalo-lalo na po yung halimbawa dito sa Metro Manila. Mga galing sa probinsya, mga probinsyano, pagdating dito, naluloko po sila. Na mga kung sino-sino. Guys, mga kababayan, tigilan na po natin yung mga ganitong klaseng gawain. Yung mga mapagsamantala. Okay, dapat kung medyo walang alam yung isang tao o dayo sa isang lugar, dapat kayo mismo ang nagtuturo kung ano yung tama, hindi yung kayo mismo ang nanloloko. Okay? Tanyo to, oh. Ang natitira na lang pala nilang cash ay 19,000. So, may balance pa. Yung balance nasa 6,000. Ano, 7,000 kasi 26,000 ang binayaran eh. Pambihirang mga pagkain to. Sus, kabilang sa kanilang binayaran ang isdang kilawin na umabot ng 3,000. Diyos mio, Marimar, anong klaseng isda to? Anong klaseng isda to? Bakit naman ganung pambihira? Ito pa, 20 pieces na saging na aabot ng 900 at iba pa. Woo! Ito, check na natin yung mga pagkain nila. Ito ha, ito yung 26,000. Ayan po guys, 26,000. Ito po yung kilawin. Ito. Nakikita nyo. Magkano yan? 3,000. So dahil dito mga sangkay, naglabas po, may lumabas sa bagong impormasyon. Ngayon-ngayon lang. Ito. Mula po sa Bohol. Ito. Basahin natin. The governor of Bohol has ordered immediate temporary suspension of motor bangka trips to Panglao's Virgin Island.
pending investigation on the incident of overpriced seafood sold in the area. Ayan na. Ay, naku naman. Ayan, ito mismo ang formal na dokumento na kung saan suspindido muna ang Virgin Island ng Bohol o ng Panglao. Ayan kasi. Mga kababayan, dahil lamang po dito ha. Dahil lamang po dito sa kung sino man ang nagbenta nito na umabot ng 26,000. Dahil lamang po sa isang mapagsamantala, damay-damay na po lahat. Diba? Damay-damay. Siyempre, hindi lang naman po siya ang mag-isang nagtitinda o nagbebenta doon ng mga paluto. Marami rin. Maraming mga matitino. Subalit, anong nangyari? Damay po sila. Damay ang negosyo nila. Iimbestigahan pa yan sa loob ngayon. Diyos mio, Marimar. Anong klaseng ano to? Kami mga sangkay, kumain naman kami doon sa, tawag dito, sa Balikasag Island. Nang ganito din. Paluto din po yun, mga sangkay. Okay? Pero di, grabe naman to, umabot ng 26. Eh mga kababayan, kapag mayroon po kayong mga ganitong klaseng nakakasalamuha, kagaya po ng ginawa nila, i-post nyo. Kung kayo ay naloko ng kahit na sino, i-post nyo sa social media. Kasi maraming ganito sa Pilipinas na kaya nagpapatuloy yung ganitong klaseng kalakaran dahil umiiyak na lamang po tayo na naloko tayo, hindi tayo nag-iingay. Di ba? Ang bihirang mga tao yung ganito. Check nga natin yung reaction ng netizen. Yung mga netizens natin, yung mga kababayan natin. Yung resibo nagpamahal dyan. Good luck! Mawawalan kayo ngayon ng turista dyan. Tipirin nyo na po yung 26K. Baka hindi na masundan yung kikitain nyo. Huwag naman sana. Dahil lahat ng kasakiman may balik ho yan. Ayan. Totoo yun, mga sangkay. Ito yung nakakatakot sa ginawa nila. Eh baka magka-problema. Hindi lamang po itong kung sino man itong mapagsamantala, kundi yung iba pa po na nagtitinda doon. Magkaipit-ipit silang lahat. Nako. Yung galit nyo sa mga islanders na nag-overprice, sana ganyan din sa mga government official. O, hindi na to. Ito, isisingit. Mailabas lang yung galit sa mga officials eh. Ay, nako. Bakit kasi ang tatanga niya? Ito yung rule daw po. Magtanong ka muna bago ka umorder. Order kayo ng order. Wala pala kayong mga pera. Yeah, ay, susarendon. Mahal talaga cost maging, ano? Basahin nga natin yung mga reply. Malamang kinukuyog to ngayon. sabi ni Raven, Rendon Labrador, kung ikaw ang basihan ng pagiging matalino, mas mabuti pang magpakatanga. Sabi, kaka-gym mo. Nasobrahan ka sa pag-inhale, kaya puro ka hangin. Ewan ko ba sa taong to? Bahala yung netizens mag-reply dito. Alam nyo na to. Ganun talaga tong taong to, mga sangka. May pagkaano to eh. Alam nyo na. Soft drinks, 1,300. May binibenta po kaming sabon na 49 pesos lang. Yung 1,300 mo, 25 pieces na. Tapos buong tao, happy ka. Daig pa aman pulo. Uy, hindi, mas mahal ata sa aman pulo. Grabe yun. So, ayun, guys, ingat-ingat po tayo, ha? Kung sino man ang nagbenta nito doon po sa Virgin Island ng Panglao, Bohol, aba, hindi tama yung ginawa mo at mananagot ka sa batas, mananagot ka sa ating, lalong-lalong sa local government nyo. At
Kawawa dito yung mga kasamahan mo na madadamay dahil sa kawalang, ewan ko ba sa'yo, ginagamit mo ba yung utak mo? Makapang ano ka lang, eh, no? Makapang dekwat ka lang ng pera. So, ayun, mga sangkay, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Jenjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.